magulang mo. Hindi ka magulang yan. Tatay mo yan eh. Hindi ko magulang yan. Hindi ko ka maghanap yan. At kahit lang yan. Oh, dinukot lang yung magulang ko sa akin. Yeah! Sa lahat, yan po. Andito po tayo kay Kuya Hapon. Yan. Kuya! Kamusta? Good afternoon. Ay, di. Umaga pa lang. Good morning pala. Ayos lang. Ha? Ayos lang. Ayos ka lang? Punta din yung barkada ko. Yung sister mo talo, ha? Si Jobert Nagatsi. Sino? Jobert Gatsi. Pumunta dito? Oo. Anong sabi sa'yo? Wala lang may ginuha lang dalawang suplot. Sino? Si Sir Montano, si Robert Nagatsi. Pumunta dito sa'yo? Nagkumusta naman. Dinalaw ka? Sila naman may mga problema, hindi naman ako nakakadawit sa mga pataya na yun. Sila naman may problema, ba't ako ganito dito? Anong sabi sa'yo? Wala na. Wala? Kumusta ko, pinagkukumusta ko ng mama ko, si Mating. Sino? Si Mating na... Uho. Ah. Mating Uho. Pinakain ka? Hindi nagkukumusta lang ako nung magulang kong Poyana. Ah. Tagalabo. Oo. Yun namang kinakapatid ko ng mga patay. So, saan yung lagayan mo? Nag-aamin naman yung tagamay ng kanin, si Cesar Montano, nang mapatay na yung, mapatay niya yung kinakapatid ko. Kaya lang, simula nang mapatay, na kung pinagpaparapipiruhin niya, no? Inaanak niya. Oo, totoo po yan. Inaanak siya ni Cesar Montano? Ay. Inaanak niya yung kinakapatid ko na patay, si Danilo Navilla Flores. Simula nang mapatay yun, lahat ng perwisyo ginawa niya sa akin, pati kinasama ko, nagkahiwalay kami. Okay. Oo, totoo po yan. Pati sa size ayos na kami hiwalay nung kinasama ko. Binata na yan ako. Binata na? Oo, pinanganak 2004. Asa yung anak mo? Nagpasyal dito? Lagi dito yun. Yung katulong ko dito yun. No. Pagkakuha. Ay, simula ka, madam, nung mapatay. Simula nang mapatay sa Maynangka. Dagami naman yung taga Maynangka. Si Cesar Montano na siya nakapatay. Na. Si Jobert Nagatsi. Nagbayad ng 50 mil sa pamilya ng Mimi. Ay, simula nun hanggang ngayon, piniperwisyo ako nito. Akong pinagbibintangan kasama. Piniperwisyo ka ng tatay mo? Ay, tama bang gawin to sa akin? Simula nang mapatay yung kinakapatid ko, hindi ko man lang daw natulungan. Paano ko matutulungan? Ay, hindi ko naman alam na ganun ang buhay nun. Ikain ka muna. Kaya sabi ko sa kanya, dapat iba na lang piniperwisyo niya, hindi yung taong mabait. O, pati pamilya ko, nagkahiwalay kami, lahat ng nagtratrabaho ako sa bundok, naghihira ng yung kupra, pinagbibintangan ako, magnanakaw, kaya kahit sa dagit, binabaril ako ng estrella. Kain ka muna, dinugo. Kain mo muna yan. Sige na po, kakakain ko lang ito, maya-maya muna po. Kainin mo muna yan. Mas maganda po yung Ay, sayang yan, bagong luto, mainin lang yan. Mas maganda po yung masabi yung kung ano talagang problema nito, takot yung piniperwisyo, hindi ko ka maganak yan. Si tatay? Si Mating na Uho, Barangay Gumanila. Siya ang naging magulang ko. Ay, kita mo, binangga ako niya, no, grade 3. Binangga ako ng kutsi. Ayan, kutsi na grade. Yan ang nagpanggap. Binangga ako, grade 3. Ayan, tapos tama ng baril, tatlong tama mo ng baril ng estrella. O, pinabaril ako. Grabing hirap. Magulang ko si Uho. Uho ang magulang ko, Korean. Koreano po ang magulang ko. Koreano? Baka ma-ano nyo. Kung matang na Uho, taga Barangay Gumanila. Baka matapon yung tinubuan, sayang. Okay lang, sige, malinis mo ako. Baka matapon. Hindi po inalalaman ninyo yung tunay na problema. Yung kinakapatid ko nang mamatay, hindi ako nagsilip. Ako ang inakon nito na pati yung municipio headquarters, pinag-iba. Kaya nga, tutulungan ka nila para makalabas ka dyan. Ay, kaya nga, sinasabi ko rin yung totoo. Ako, wala akong alam saan nang patayin yun. Pero yung nakapatay, nagbayad po. Yeah. Tapos at kwininto sa akin, ako nung pinirwisyo sa bundok, akong lusok para ako, lahat ng binibili kong bigas. Nagbibintagan ako, nagnanakaw. Kumander ng MP, lahat pinalabas niya. Tinutulungan ka. Maraming surat sa barangay. Nangutangkaan akong patayin. Dinimanda ako sa barangay. Pati si mama, lahat ng kita ni mama, kinuha, kinumpis ka. Kain ka muna para mabusog ka. Kain lahat ng makakon. Ako, hindi na ako nasisiyan sa gawa niya. Sige, kain ka muna. Dito lang kami. Nadating pa lang po yan. Nadating pa lang yan. Simula kaninang mga kung saan na naman niya nag... Saan kayo galing tayo? Ba't kararating niyo lang daw? Yan yan. Hindi yan napakali. Ang natulang babae napapakyan man.
totoo yan. May sakit po yan na kleptomaniac. Maestro yan. Yan ay naging maestro sa likod ng... Ang unang pinagtuturan niya ay sa likod ng bakatika ng Pasay Chowt. Malaking bahay doon. Yun ang unang nagamit niyang bata. Kristina na Corpus. Mayaman yun, taga Pasay. Pasay Laganta. Kainin mo na yan. Kain ka na, kain na. Ay, totoo naman po yung sinasabi. Magugutom. Nagpunta dito yung... Parang ano, brotherhood ko lang yun, si Jobert Nagatsi. Kain ka na, alam ko, gutom ka na. Pero andun yung napagkataon ng kuya, Cesar Montano, kaya nagbayad siya doon sa kinakapatid ko, doon sa pamilya, sa mga nimi ng 50 mil na kasi. Nila yan, oh. Ang nag-abot ng pera yung si Ate Aida na dasko. Simula nung pinirwisi ako, pati yung mga anak ko, pinaturukan niya yung dalawang anak. Sinaksak dito yung isa ng double blade oh, sa sentido. Kalalabasin ka na nila pag hindi, totoo naman papa yung sinasabi ko. Pag walang po, hindi ko, pag hindi mo problema, huwag ka makikisabit doon. Ako, pati ako, pinirwisi yung anak ko, muntik na mamatay. 50-50 yun sa isa bida. Bakit? Anong ninyari? Inaksak nga ng double blade kasi dapat ay yung kinakapatid ko, wala man ako nagawang tulong. Matutulong ako, wala, di ko naman alam kung anong problema nila doon sa Maynangka. Yung bunso ko po, butas ang ganto nun, no? Si Joshua Moranti, butas ang sentido. Sinaksak ng double blade. Kainin mo na yan. Sabay ko ka ko, pati yung anak ko. Para... Patay, para lang maging katumbas ng buhay nung inaanak niya na matay. Oh. Hindi tama yun. Kaya nagkahiwalay kami nung kinasama ko. Mabait yung kinasama ko. Na magkahiwalay kami, lagi nagtitik sa akin. Hindi sinabi sa akin na yung anak ko yung nag-50-50. May tama ng saksak sa sentido. Tapos, pinagitan ako dito ng blade, oh. Ang pinapatidan ako ng litid hanggang sa nagumpo ako 3 taon. Ginupitan ako, maganda ang buto hanggang dito. Pinagupitan ako kay Berto Navalon. Yun ay nagpapanggap kong magulang si Berto Navalon kahit sa Maynila. Kainin mo muna yan. Simula magtrabaho ako sa Maynila. Yun ay nagpanggap na magulang ko sa Maynila. Kainin mo muna yan. At iasawa ko, nagkahiwalay kami, hatid sundo ako rin. Pagkaka... Sige na, kainin mo na. Asawa po ako sa Maynila. Pia. Pia palalabasin ka nila pag yung maayos na. Pia Corona, Australian. Kain ka muna para palabasin kita dyan. Palalabasin ka na dyan. Basta kainin mo muna yan. Yun ang naman madam ang gusto ko. Huwag nila kung pamuling ka nandun sa ginawa sa kinakapatid ko. Akong pinarwisyo. Sige, hayaan mo. Pinaturukan yung dalawa kong anak. Hayaan mo, tutulungan ka namin. Pinalital injection niya sa kadlan. Tutulungan ka namin. Hindi ko man lang natulungan. Tinsin lethal injection ang sinaksak dito. Sige, ako, gutami ah. Ay, masal. Yun po ay ano tayo, talagang ginawa sa akin. Hindi nga yan napatulong lang, Juan. Ininjikan niya sa kadlan. Ay, ano yung ininjikan? Bakado yung... Pinapirma muna ako. Yung driver ng ambulansya. Pinapirma ako. Sabi niya, sa tagal ko na niya tatay naghahati dito. Yan sa lang ang ininjikan na hindi natulong. Ay, sa bait ko, pinalital injection niya na ako. Kasi nga yung kinakapatid ko, di ko man lang daw tinulungan. Sasalita siya ng latin ng Juan. Dasal? May pinalagayan ng mga pati yung may nilalagay sa inumin ko na para ma-detect nila na nag-a-addict ako. Pinalagyan yan. Saka nilital injection ako sa kandang kinsi. Trader ng ambulansya sa kinsi. Kinsi nilital injection. Wala. Sabi niya, tagal na daw niya nag-ahati dahil piyak matagal lang yung mga 15 niya. Ayan, ay naiuwi na nga. Huwag kayo manin. Pinalagyan niya ng drugs ang inumin ko. Tuturo po yan. Lahat na niluluto sa bahay ni Mama na ulam, pagbibigay sa akin ng pagkain, may halo na drugs. Nag-drugs yan. Adik yan. Tatay mo? Oo, nag-drugs po yan. Pinabutan na yan dito ni Joey Marquez, dyan sa harapan. Joey Marquez? Oo, si Lorito Bayani. Kala ko yung artist. Tita ninyo, tita, si Lorito Bayani, nandyan yung parang bakla dyan, Jerry Silaes ng Comiro. Pero si Joey Marquez yun. Hindi niya alam, muna inabutan siya ng drugs yan. Joey Marquez, artista yun ah. Artista naman, madam. Taga rito ng mga artista sa kamarinis. Sa asawa ni Alma. Alma Moreno, asawa niya? Ay, wala namang asawa si Lorito na. Lorito Bayani, magkasawa ng Alma Moreno. Kainin mo na yan. Kainin mo na at ng trot. Para maubos na yan. Maubos na. Tuto, dapat hindi nila ako dinamay sa perwisyon. At tutulungan ka nila unang makalabas ka na dyan. Mabait madam yung magulang ko, si Mating Naoho, taga Gumamila. Makalabas ka dyan, ikasarap-sarap sa labas. Hindi ko lang ka mag-anak, akyat bahayan, yung magulang ko. Pinag-iba nga yung 5-star hardware yung magulang ko sa labo, sa dapat na. Kain na. Kain na to. Kain na. Sarap?
Michael? Wala yung drugs na sinasabi mo. Eh, kalukuhan mo. Eh, ikaw, sa kanyang samurai yung nahuling pinagpalang sa hita. Sa kanyang samurai yun. Makalabas ka dyan pag yung mag-alabas. Eh, ako, huwag niyo akong bibintangan yung samurai na pinagpalang sa hita nung kinakapatid ko kay Danilo. Sa kanyang samurai yung pinapunuan sa bihog. Kahunusong ako sa bundok. Sa bihog? Sa bihog niya po yung pinalagyan ng kaluban at pulo. Kanyan niya. Nadala ko sa bundok. Dating may ampun akong bihog. Ma'am. Makuha ko yun. Ay, nagpulo madam nung samurai na pinantaga. Yung samurai ay yung si... Parang kapatid niya ng panay. Touring. Madam, ang nagpulo nung samurai. Asan na siya ngayon? Si Pipi Smith. Magkasakit nga yan. Ma'am. Natakot na. Ha? Umalis sa inyo. Si Pipi Smith madam. Pipi Smith. Si Pipi Smith ang nagawa ng samurai niya. Rock and roll yun ah. Rock and roll. Bihog yun si Pipi Smith. Bihog? Si Pipi Smith, bihog? Bihog yun, pero sundalo siya. Ah, di ba rakista yun? Mahigit. Hindi. Matrentan taong. Pipi Smith. Pipi Smith. Oo, oh, rakista yun ah. Taga-American. Lalaki, babae. Lalaki. Yun ang nagpulo ng samurai niya. Ay, may tagano sa samurai dito. Anak niyang panganay ay... May tagano sa samurai dito yung kinakapatid ko. Isa lang may samurai dito sa nabuhan. Ay, natakot. Ang nagpanday nun ay si Pipi Smith. Yung bihog, kapatid ni Kuya, bayaw ni Kuya Tisoy na Muranti. Yung Tisoy Muranti na siya sabi niya, yung palaki ko yung bihog. Ah. Magiging palaki mo ba kayo na yung kapatid ko yun? Black American, Canada. Black American? Black American tawag niya sa bihog. Hindi, totoo po yun. Hindi naman yung bihog. Kuya talaga tawag niya. Sinuutan lang nila yung maskara, yung mga inchik para maging mukhang bihog. Para maging katulong, para maging alila. Kung gusto ninyo madam makita yung mga bihog na kay William Hernandez, kay Charles Hernandez. Sige, pupuntahan ko mamaya. Oh, mabalik po yun. Magulang ko talaga si Mating na uho, barangay gumamida. Puro 4, sa tabi ng BMG Hardware. Yung pinakaunang bahay na malaki. Naubos na. Sabi ka baba ng tutuwa ko, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kinakapatid ko. Kaya huwag ninyo akong pereso. Pinaputunan ako ng aligo. Sinong kinakapatid din ang matay tayo? Danilo Villap Lourdes, pinatay. Pinarder sa may nangga. Kaya ko pinagbintangan niya. Dahil ako ang pinintuan ng... Tapos? Sa kanya pong samura yun. Bakit po? Riot? Problema ni Juan, huwag idama yung si Pedro, di ba? Oo, tama. Mahirap yun. Kabait-bait namin, mabait yung kinasama ko, nagtiis kami sa bundok. Pahulusong pag sa pira lang, marami ang ipon na pira. Itakit mo na lang yan, Loyo. Yan, tingnan mo madam ang ginawa niyan sa bayan. Pinabaak lahat ng kalsada sa bayan. Bakit? Kinuha yung mga tubo ng nawasa, pinagtala ng mga PVC. Kita mo, ang alam niyo, nasa Marikina siya, sa Kainta, sa Cavite, sa Laguna. Sa labo lang siya, sinuot ng mga nagmaskara. Pinagiba yung headquarter. Sige na madam, kayo na lang makipag-usap niyo para malaman talaga kung anong problema niya. Simula nung mapatay yung kinakapatid ko, graming hirap ginawa sa akin. Pinatanggalan ako ng pinatas-tas bayag ko yan. Ayan, palalabasin ka na nila. Kainin mo na yan, Michael. Masunutan sa kanila, palalabasin ka nila dyan. Kainin mo muna yan. Pinasaksak, nagawa ko yung pinangsaksak sa akin. Pinagtanggal kay Fernando po sa harapan ng Labrillo. Yung karayong na pinang-spiritista na putol, karayong na ginto. Eh, Fernando po sa tapat ng EBCB sa dahil. Palalabasin ka nila dyan pag yung panang. Pabait ako. Yung samurai ni Fernando po na karayom ang pinagtanggal ng kidney ko na magkuhay ng motor. Nagkuhay ng motor sa Rossi. Nandito. Tinanggalan ako ng kidney. Karayom ni Fernando po ang pinagtanggal. Karayom na ginto. Sa tapat ng labi. Sa dait? Oo. Oh. Sa tapat ng EBSBN. Labrillo? Labrillo. Taas na na. Pero ngayon nasa harap, Rakil Punchap na napipistahan ni Fernando po. Ah. Wala na yung EBSBN ngayon ah. Wala na. Ginawan ukay-ukay. Yung EBSBN na? Ukay-ukay sa dahit. Ah, sa dahit. Ginawan ukay-ukay sa dahit yung EBSBN. Sa katabi ng 7-11. Ah, sa may sabi dahit? Sa sintro? Sa EBSBN, iba yun sa Maynila. Ah, iba pa. Kala ko sa Maynila. Sa dahit. May EBCBN ba dyan?
Oo, ginawa ko kayo kaya yung ilalim mo kayo kay yung taas. Para na lang siyang applyan ng mga magtatrabaho. Ah. Oo nga, may 7-11 doon tapos may ukay-ukay din doon. 7-11 ukay. Tapos sa labradio sa taas, di ba? Hindi, ang labradio dito sa tapat ng 7-11. Oo nga. Taas yun eh. Sa opisina ng KNBI. Ah, oo. Di ba sa may stoplight? Lampas. Lampas na stoplight. Dimisa. Di ba, dimisa. Herendres. Oo. Passion. Oo. Kailan po yung magkagatag. Kaya sariling tao ko yun, si Fernando po. Binigay sa akin, pinagtanggal ng kidney. Natira yung kaputol. Si Fernando po yung artista? Oo, yung artista. Si The King? Magagawa siya ng relo sa dahil. Tagamantabog. Di ba, patay na si The King, si Fernando po? Hindi po totoo yun. Patay na eh. Hindi totoo. Si Nida Blanca nga, sabi ninyo, patay. Patay na rin si Nida Blanca ah. Si Nida Blanca po, tanungin mo po niya, paglabas ninyo dito yung tahian sa cruising. Oo. Si Lydia Eco. Oo. Yan ang Nida Blanca. Ah. Si Lydia na Eco, yan si Nida Blanca. Si Dulpe. Hindi totoo namatay si Dulpe. Kung gusto ninyo makita si Dulpe, gusto ninyong personal makita si Dulpe, si David na Usoy. Ah. Pag nasa ibang lugar po, ang ginagamit nilang mukha, yung ginagamit nila sa pelikula. Pero pag nandiyan dyan, simple lang silang tao magkukupra. Si David na Uso. Eh, si Paquito Diaz. Patay na rin yun. Hindi ko alam kung... Saka si Romy Diaz. Yung magkapatid yun? Maraming artista po dyan sa Labuang mga nagtira. Di ko alam po sa mga nanirahan. Yung mga taga rito lang. Si Max Alvarado, kilala mo? Ah, Michael, kainin mo na yan. Yun lang po yan, maano sana ninyo para matulungan. Hindi ako nagkaroon ng problema dun sa kinakapatid ko. Akong pinagparapit ko rin. Sino? Nang magbira kami sa bundok. Tatay mo? Tatay mo yun eh, magulang mo yun eh. Hindi ko magulang yan. Ang magulang ko yung PNP. PNP? Puri siyang magulang ko. Manager ng 5-star hardware. Ah, karko. O, totoo po yan. Tagalabo. Sa harapan ng Lesato Hospital. Na magulang ko. Kanin? Ayaw mo kumain ng kanin? Michael? Bakit? Masarap yan? Masarap po pagkano ito, ma'am. Pagkatang asim? May kalamansi. Kung kita nyo dito, di ba? Sasabihin nyo ng patay na si Nida Blanca. Kanya lang. Ang namamatay pa lang nitong nakaraan, si Susan Roses. Kuya Alan Abilialon. Patay na si Susan Roses, di ba? Namatay lang nitong nakaraan. Di nga ako nakipaglamay. Nasa labo ako. Di ka nakipaglibing? Nasa labo po ako ng mamatay. Bakit di ka pumunta? Nagpunta naman yun sa generic pharmacy. Nagkausap kami ba? Nagkausap kami bago namatay. Diyan na yung namatay po sa may tulay, sa Labilialon baga po. Nahulog. Iwan ko po, wala naman sinabi sa akin si Kuya Alan Labilialon. Sino ang asawa ni Susan Roses? Si Alan Labilialon. Yung asawa ni Fernando Susan Roses? Fernando po baga? Hindi po totoo yun. Si Kuya Alan Susan Roses, namamatay pa lang nitong nakaraan. Si Fernando po? Sino si Fernando asawa? Po ay taga Mantabog, Talisay po. Mantabog, Talisay. Si Edgar siya patay na rin, di ba? Iwan ko kung totoo. Ang Eddie Garcia po dito sa amin sa Nabungan, si Manning na Corpus, si Mangga Gamos. Namatay na rin yun nung nakaraan. Panay artista pala yung tao dito sa inyo, no? Pangalan ng mga artista. Ay, si Dulpe. Kilala mo si Dulpe? Ha? Kilala mo si Dulpe? Sa Nabungan, kilala ko po yun. Taga rito lahat pala yung mga artista. Taga rito alas yun. Ikaw, artista ka din? Si Robin Padilla nga ba siya? Robin Padilla. Yun na lang maano ko, matulungan na yun para hindi ako, ang tinitik-tik yan. Ginawan ako ng tulungan sa bahay, pinakadinaan ako. Magpagaling ka at nang lumabas ka dyan? Wala naman ako dito ang sakit. Pinagilitan lang ako gawa ng pinaamin ako kung may kasama ako sa pagpatay nung dun sa kinakapatid ko. At yung kwintas ko pinasuot ko dun sa mangga gamot kaysa amin na bandula. Ay kaya daw hinubad na kaya di ko na kaya ang dali. Anong klaseng gamit po sa panggagamot pagpapaanak? Ano yun?
Medalyon. Medalyon? Binaril po ang binaril ako kaya inubad ko yung binigay ko dun sa pinasukin. Hindi ka tinalaban sa, ng baril? Tumama ang balay dun sa Quintas. Hmm. Nang saan na? Nakay sa amin na bandula, pinahiram ko lang po yung para magamit yung panggagamot. Hindi siya nang nagagamot. Ay, nung patayin yung kinakapatid ko, nakakita po nung sa amin na bandula, ako ang kuninituhan. Kaya ako yung pinagpala. Ah. Yan, binaril ako ng Papu ang bala ng puti. Ang dami yung piklat niya. Kagat ko yan ng vampira sa... Kagat ng vampira yan? Kaka-Elisa Rama. Kinagat ako ng vampira sa pinagbuhatan. Inutangan ako ng 500 ni Jun Herrera. Oh. Hanggang ngayon, hindi ako binayaran. Yan, binaril ako, tita. Saan naglampas ang bala? Yan, lampasan yan. Walang sugat. Kanino ka nagpagamot na doktor? Walang doktor. Ay, walang doktor. Ano yun? Ang pagbaril sa akin ay gamit ay invisible nang magkasugat para na lang para labto. Ganda pati ng hikaw mo ay tanggaling hikaw mo. Magagandang hikaw ko tita. Ninanakaw mga hikaw ko at mga binibili ko. Kaya naman eh. Nabusin mo na yung pagkain. May tubig ka dyan? Michael? May tubig ka dyan? hindi niya kayang negosyo ko eh. Ano ba negosyo mo? Nagtrabaho ako sa labo, nagtatanim ng halaman. Ah. Magdi-deliver ng mga imported na kape, tungkat ali. Ah. Yung baka po, di ba may nabibiling 15-1 na mayigit 40 parang kasama ng DXing. Magawa ko ng produkto sa PBM. Sumabas yung quality ko na gamot. Sa'yo ba yung DXN? Sa'yo? Hindi ko po sakot yun. Ibang ano yun, ibang advertise. Tong katalib, di ba masarap yun? Malamig sa... Kape, purong kape po yun. Pero nahahawig ang sasino sa yung tinitim ka mga bayagra. Mabig siya, pero yun sa akin po, purong halaman. Kung gano'ng kahirap. Hanggang sa'yo mga binata dito, pinagbibigyan ng mga bayagra, hindi nagtanggap. Ikaw? Hindi po ako. Nadali ako niyan sa Manila. Kaya nagkasawa ko. Kaya nagkaroon ako ng kinasama. Nilagyan ng bayag na drug sa Gayuma. Ah. Sa Buhatan. Ano? Abos ng barangay. Kaya pala hindi na namin mahanap-hanap. Dinala pala ng barangay sa Amintan, Pinaso. Ah, sa Mandaluyong? Mandaluyong. May nakasabi sa amin na kakilala ng barangay. Sabi sa akin, huwag mo muna po kanyang kwanin para hindi palabas sin agad. Mm-hmm. And pinalabas, maayos na. Nakailang buwan lang dito sa amin, ayun, naroon ka mo. Nag-umpisa na naman siya maghahatap ng basura doon sa taas. Kung malalang tigagin nawa. Pumunta siya ng Manila, ganyan na siya? O... Ganyan lang yung isip niya. Isip niya nung pumunta sa Manila, tay? Marunong nga yan. Buti nakarating sa Manila. Ay, marunong. Marunong. Dinala ko nga yun sa kadlan. Natakasan ako sa kadlan. Eh, sabi ko doon sa pamangking ko na panay, ikuan mo at baka ma dating reporter sa GMA 7 day call si Mark Bungatay. Pamangking ko yun. Kaya ko, ikuan mo to at para ma ipakuan mo niya kuya yung picture ni kuya ako na tika. Ang tumawag sa akin si Mrs. na ito na rito. Ay hapong makakuhan, siguro mga alas 4. Siguro nung gabi ka ako, baka may mga bus pang ba nakiusap. Oo, sumakay na. Kaya pagdating dito, tumawag na rin si Mrs. Huwag mo na niya hanapin kay anak mo na ito na, umuwi ka na. Pero Mrs. na ako nakakasal sa kadlan. Nung huli, talagang naka-admit sa kadlan. Usapan namin doon sa kadlan ay ikausap mga 2 buwan magbibigay kami ng yung sa gamot babayaran na namin kung at nag-iiwan na doon ng gamot ay sa kadlan yung pangungupan ay nakatakas tumawag yun sa kadlan ay wala po niya nakatakas na po niya yung anak niya tapos kibiyahin na po at na ito na nakauwi na alis na ba? Oh. Kaya ako pinagwinitan yan. Tumama ako sa Fortune ng jackpot price. Magkano tinamaan mo? Winner jackpot ng Fortune 2006. 2005-2006. Kaya ako hindi.
pinagagaling yan. Kaya pati yung kinasama ko, si Cecil Canceran Malanaw. Oo. Pinasama din niya sa barangay, sa Lukban Street, ano Rico. Yun, nilibin niyan dun. Kaya nagkahiwalay kami. Ah. Okay yan, sige na po yan. Mahaba lang, mas maganda yung malaman niyo lang. Oo, salamat. Dahil sa pira, ganun. Kaya Ate Bibi, pinapatay, pinaparapabaril ako sa dagit. Sige na po, kuya. Salamat ha, Michael. Ingat lang, Michael. Ubus mo na yung pagkain mo, yung ulam mo. Kaya lang sa tama sa fortune. Oo. Nang maklaim nila ang pati firma ko, pinakuha ako. Ang una nag, pinakuha ako ni Nilsena de la Cruz ng Booter ID para lang maklaim yung pera. Mm. Pinamonitor, computerized na firma para lang ma-release nila ang pera. Mm. Saka pinaganoon ako siya, pinaganoon yung inumin ko. Na dinala ako sa Katban. Mm. Ay, yung mga babae dun sa Katban, mga pamilya ko na sundalo eh. Oo. Karami yung mga sundalo, nagpunta dun sa Katban. Gusto patayin lahat ng tao dun sa, pinatay lahat ng tao sa Bicol. Yung gaawan na kung paturukan. Sige, Michael, ha. Salamat, ha. God bless, kuya. God bless. God bless din sa'yo, ha. Pagaling ka, Michael, ha. Okay, kuya. Ha? Pagbalik namin dito, dapat magaling ka na. Kailan man, kuya, ang kasama, ang, yung kasama na hindi nagtatagumpay. Sige, kuya. Ingat na lang. Salamat, ha. Pagbalik namin dito, dapat magaling ka na, Michael, ha. Tapos kumain ka. Hindi, kuya. Mangyayari kung anong ginawa niya sa akin, mangyayari din sa kanya. Hindi ako kahit kahit makakurot dun sa kinakapatid ko, hindi ako nakakurot dun, kuya. Ganun ba? Oo, mabait akong tao, kuya. Kapatid ko yun, eh. Si Danilo Diaz Santa Villa Flores. Branch manager ng Bangko Sentral. Oo. Umuwi na kami, Michael. Okay, ingat, kuya. Salamat, ha. Kita mo yung Bangko Sentral sa Labo. Pinasira yung Bangko Sentral sa gilid ng munisipyo. Pinasira? Oo, kuya. Sige na, kuya. Sige, salamat. So yun, makalingap. Yan mo, maraming salamat. Ayan, at kumain po si Michael. Tay, maalis na po kami, Tay. Salamat, sir. Salamat po. Ayan, mga kalingap, shout out po sa lahat ng viewers po natin. Ayan po. At lahat po nang nag-subscribe po sa ating channel, maraming salamat, shout out. Siyempre po, huwag po natin kalimutan po, supportahan. Kuya Bal Santos Matuba, ang Kalingap Rap, yan. At ating na vlogs, yan po. Siyempre sa aking channel, Lesson Vlogs, mga kalingap, pa-support din. Maraming salamat. Shoutout po kay Lila Sina. Shoutout po. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Yeah.